This video is made possible by Rochas Fabric Store, your one-stop shop for your fabric and printing needs. So ayun, welcome back to my channel nga, di ba? Epic comeback, back to back. Again, ako nga po pala si Madam Lods, ang yung nag-iisang reyna ng Encantadia. So, bumaba na naman ako dito sa lupa para asikasuhin ang panibagong project nating natanggap. So, ang project natin is about Sublimation Jersey Basketball Uniform. Mabalik na yung normal. Ayan na, nagsisipasukan na yung mga nagpapagawa ng basketball uniform. At syempre, dahil bumabalik na, syempre, bumabalik na rin ang ating pagandahan, di ba? So, yun. Pagandahan talaga. Okay, so, sublimation jersey nga ang ating pag-uusapan for today. At ito'y magandang pagkakataon para maipakita natin sa ating mga viewers yung paano i-process kahit wala kang sublimation machine. Although, di ba, hindi natin afford dahil sobrang kamahal nga ng sublimation machine na yan. So, madalang lang, bihira lang ang meron. So, pwede ka pa rin gumawa, pwede ka pa rin tumanggap, lalo na kung marunong ka namang manahe ng sportswear uniform, marunong kang magbuo ng sando tsaka short, ay kayang-kaya mo namang i-operate yan. Kasi ipapasabli mo lang sa labas, and then ikaw ang magpa-process, mananahi. So, okay na, magkakaroon ka pa rin ng income para doon. So, paano nga ba sisimulan or ano nga ba yung mga process na gagamitin natin? Malalaman ninyo in this video yung mga materials na gagamitin, the cost of materials, magkano, saan bibilhin yung mga supplies na gagamitin para sa project na to, and magkano yung kikitain. Let's say, sa halimbawa, sa isang team na let's say 24 sets na uniform. So sa 24 sets na yan, magkano yung posibleng kitain mo? So, pinili ko personally yung sublimation fabric na gagamitin natin sa project na to mula sa aking pinagkakatiwalaang store noon pa man, noong 2017 hanggang ngayon. So, eto siya. Ah, yes po. Ito po yung mga fabrics natin na good for full sublimation. Okay. So, pag sinabi po kasi natin full sublimation na fabrics, kailangan is polyester. So, yung mga telang to, yung mga sample natin na nandito po, is 100% polyester po. Meron tayo ditong Challenger White, Microdex, Sublidex, meron din tayong Polydex, at saka Spandex po. Then, share ko lang po kung ano po yung differences nila at saan po sila commonly ginagamit. Yes. Ito po muna si Polydex po namin, sir. One of the high-end fabrics po namin si Polydex. Okay. Originated po talaga siya ng Rochas Fabric Store. Isa sa mga katangian niya po is yung malamig po yung texture niya. So, presko po siya sa balat. Wow. Once na kapag nadidikit po siya sa balat natin, hindi po siya mainit. Yes po, legit malamig po. Siya. Okay. So, bali, ginagamit siya pang sports, pang sports uniform, like basketball jersey. Okay, so, itong si Polydex po, kinagandahan niya, kahit polyester siya, absorbent po siya. Wow. So, hindi niya nilet yung pawis mo na mag-dry out na lang, absorb ba niya nito? Diba? Meron naman po kasing iba na ang gusto is stretching fabrics. Uh-huh. So kapag, halimbawa mga pang ano na po, pang volleyball, kasi kailangan mas marami kang galaw eh. Mas magbe-bend ka, mas gusto nila na i-stretch yung fabrics. Yeah. Meron po kami dito, spandex po. Two-way stretch po siya. Kaya mas bagay po siya dun sa mga stretching na sports. Like mas nababanat ka, mga cycling. Ganun po. Mga biker's jersey. Ito po yung in-offer namin. Bali kasi nag-feature sa damit, pero na-i-stretch. So hindi masasakal yung katawan mo, hindi masasakal yung balat mo. Wow. At saka ang kinagandahan po yung spandex namin is breathable po siya. Kaya kahit nakadikit siya sa balat mo, hindi ka maiinit. Yung spandex po namin, ito po. Pakikapusin mo yung stretch.
Ayoko nga. Yes. Saka malambot din siya. Yes. Soft fabric po yan siya. Maganda. Soft silk okay. Po. Ito yung mga hinahanap ko talagang mga fabric. Yes. Ito naman po is yung Sublimation Jersey namin. One of the bestseller namin si Sublimation Jersey. Kung makikita niyo po yung tension niya, off-white po siya. Pero good po rin siya for sublimation. Oh. Ang kinagandahan po is dito, shiny yung output niya kapag sinubli natin. Tsaka stretchy din po siya like kung yeah. Spandex. Yeah. Yun din po yung kinagandahan niya. Oh. Wow! Sari po ito sa mga hinahanap sa amin, si Sublimation. Kasi kami lang din yung merong gantong fabric. Off-white siya. Definition niya yung off-white, pero good for sublimation. Mm-hmm. Meron din po kami ditong Microdex. Microdex. Microdex like po siya ni Polydex. Ang difference lang po ni Microdex kay Polydex, mas pinanipis natin, mas pinagaan pa po natin siya. Uh-huh. Si Polydex po kasi is 160 GSM. So si Microdex is mas pinagaan pa po. Kasi merong iba na mas gusto mas malambot, magaan, pero hindi siya see-through. Uh-huh. Good for sublimation din po siya. Kahit medyo magaan siya or sinasabi ng manipis, hindi tatagos yung balat niya. Actually, hindi naman manipis eh. Yes, magaan lang po. Ano siya? Yes. Very lightweight, pero maganda, okay. Mas maganda yung salat niya. Yes, smooth fabric din. Tapos, meron po kami ditong Challenger White. Challenger White naman po namin is yung pang-alternative po natin sa Poldex if gusto po natin ng mas cheaper. Although hindi talaga sila same na same ni Polydex, pero kinagandahan po kasi ni Challenger, run resistant po ito. Wow. So hindi kahit ba natin mo siya, hindi po siya basta-basta kaagad mag-run. Yun po yung kalimitang hinahanap din ng mga client natin. Gusto kasi nila yung hindi masyadong mag-run kasi sporty nga po, di ba pag sumabit, like mabanat o ma-stretch, hindi kaagad-agad siya mag-run. True. So mas matibay siya. Yun po si Challenger natin. Challenger ba? Lahat po yan good for something. Actually, maganda lahat. Wala akong masabi dito sa mga alumni sa fabric na to. Maganda. So, yun na nga guys, no? Sa ating project, which is 24 sets of uniform, magkoconsume tayo ng 8 to 10 kilos of sublimation fabric, which is ang napili natin is Polydex. Mula kay Rochas Fabric Store. And syempre dadaan muna sa computer para ma-layout ang design ng isang graphic artist. And then ipiprint out ayan sa sublimation machine. Ayan siya. Okay.